Sa ating balitang pulis, ilang linggo pa lang makaraang matagpo ang patay sa beauty pageant contestant at ang kanyang boyfriend na Israeli. Isa na namang dayuhan at dalawang Pinay ang nakitang patay sa isang hotel sa Tagaytay City. Si Jim Tejano maghahati ng detalye ng balitang iyan. May isa ng person of interest na nasa likod ng pagpatay sa lalaking Australian citizen at dalawang kasama nito sa Tagaytay City. Sapul sa CCTV ang paglabas-masok ng person of interest sa krimen. Una nang natagpuan ng hotel worker ang mga biktima. Ang ating investigador kasama ang ating chief of police ay nakita nga po natin yung tatlong bangkay na nakatali ang mga kamay at paa at lying in prone position doon po sa loob ng kwarto. Sa CCTV footage na hawak ng otoridad, pasado alauna ng madaling araw nitong Miyerkules, isang naka-hoodie jacket, naka-short at naka-sapatos ang naispatang lumabas sa exit door. Wala pang 5 minuto, muli itong bumalik sa kwarto kung saan natagpuan ang tatlong bangkay. Fortunately, yung pong CCTV sa harap ng room ng mga biktima ay gumagana at yun po yung na-review namin at doon namin nakita na isa lang pong perpetrator ang gumawa po ng krimen dahil isa lang po yung lumabas din sa kwarto ng mga biktima. Ayon sa pulisya, isang staff ng hotel ang umakyat sa kwarto ng mga biktima para sana abisuhan sila sa check-out. Pagbukas ng pinto, tumambad sa staff ang tatlong bangkay na nakadapat wala ng buhay. Nakabalot ng packaging tape ang mga mukha at bibig, habang ang Australianong lalaki nakitaan ang sugat na ayon sa pulisya, posibleng isang basag na bote ang pinanggilid sa leeg ng biktima. Magulo doon sa kwarto, yung mga ginamit pa na pantali sa kanila is kagaya ng telephone cord at saka yung sintas ng sapatos. Yung sugat po kasi, upon the examination, so it may be one of the reasons bakit na nawala ng buhay itong ating koronasyon. Lumabas din sa investigasyon ng otoridad. Nagbakasyon lang ang tatlo sa Tagaytay bago sana umuwi ng Mindoro. Bubuo ng special task group ang PNP para mapabilis ang pagresolba sa kaso. Isang linggo lang ang ibinigay na palugit ng alkalde para resolbahin ang naturang krimen. Sasagutin naman ang pamahalang lokal ng Tagaytay ang gastusin ng mga kaanak para maiuwi sa Mindoro ang dalawang Pinay. Nakikipag-ugnayan na rin ang embahada ng Australia sa LGU para sa mga labi ng Australian National. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP ukol sa nangyaring krimen. Hahalungkatin ang mga ebidensya, bubusisiin ang mga CCTV footage sa lugar upang matuko kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.